Good morning. Today's video, tayo ay may pupuntang watermelon farm. Isa sa mga boundary na barangay ng Buena Vista, Quezon. Samahan nyo kami. Tara, let's. Bali, ito po kasi ay pangalawang pangatlong pagkakataon na meron po kami i-assist sa opisinang ito na nag-engage sa Pakwan, kaya napaka-excited po pa rin kami na makakatulong muli sa farmer na nagpapakwan. Kaya ang opisina po ng agriculture ay very much willing para sa mga farmer na ganitong mag-engage sa watermelon na pagkatalim. Kaya samahan niyo ang talaga sa opisina ninyo na katulad ko po na isang hamak din na magtatanim din ay naiimbitahan sa mga ganitong larangan. Kaya welcome po sa ating agriculture na buhay ulit. Sana nga po tuloy-tuloy. Sir Loso, muli ay maraming salamat din at patuloy tayong magkasama. Tigitan sa larangan ng pagkakaunlad ng agrikultura sa aming bayan. Dito sa bayan ng Buena Vista. Ano po? At ganoon din, alam naman natin na Pakwan na number one na gusto-gusto ng mga turista, isinusulong natin ang turismo sa bayan ng Buena Vista. Maraming salamat sa iyo at God bless. Okay. Ayan, ito po yung mga kasamahan ng ating municipal agriculturist. Yan, ang mga gandang lalaki, oh. Say hi naman po at magpakilala. Hello. Good luck, Pangulo. Alam ko, napakasipag mo. Wow. At ito po, mga seryoso. Monday work. Working Monday. Ingat ka po sa iyong nagpunta kasi malayo yung barangay na yun. Dulo ng... Boundary, ng Buena Vista Katanawan yun. Ayan. Maraming salamat po muli at mabuhay tayong lahat. Bye! Ang hali yan po. Muli po ako si Ruel Liogo ng Batapagur. Ako nga ng Vice Chairman ng Sida. Tumutulong din po sa mga high value na katulad ng ginagawa natin dahil ako ay dating tinahawa ko yung nasa agriculture ko. Kaya yung pong technology ng pagpapakwan ay aking nalaman galing po ang technology ito sa S-Grid. Bali, kami po yung unang na-train ng S-Grid Seed Company na kung saan ay pang tatlo pong si Kapitana na nag-request na maibaba na yung technology ng pakwan. Ang una po ay sa yung pagkitan ngayon ng mabutag si Kapitan Felipe Mendo Saloma. Yan po yung muna nagpakwa dyan kung mabalitaan nyo na nung kung time na wala pang kalsada ako po nag-a-assist, hindi po ako pumunta. Every week po siya napunta sa opisina kasi yung time na yun ay may MFS kami ginaganap at yung beses sa dinapas sa Buena Vista at saka sa Bukal. Kaya po hindi magtag po yung oras ng kaya ginagawa po namin ay may isang araw po nga po nagkala sa opisina para i-update ako doon na kaya may pwedeng doon sa nakado na naka-tray. Ibig sabihin, saray mo lang po sa pagpunla pa lang, kasama na yung 90 days. Doon po sa tray, mayroon pong kumbaga booster na pwede kang alam, yung tiyatawag na calcium nga. Na andun pa lang sa tray, isang gabi, kaya yung bababa yung luto, tapos kinabukasan, nilalagay mo sa halumigmig na basahan na malinis, tapos doon yun na patutubuhin. Pag umugat na siya, ang pagtusok ng ugat ay pailalim. Pag binigtad niyo yun, magahanap ng buhay ng buhay nila ng buhay. Kaya dapat ay yung medyo ibo na ugat, doon po yan. Ugat po yung tumutuloy yan. Tapos pag ito yung nailagay niyo sa
at kung comfortable na, kung gusto nyo mag-booster, huwag nyo mabilis, kasi ito ang ano, 8 to 10 days yung pwede i-transplant nito. Kung mula nung tumubo siya, 8 to 10 days, pwede mo siyang i-transplant. Kung hinayaan mo lang siya, pwede 10 days. Pero pag yung pinamita mo ng after 5 days, binuntog mo yung tray, sa nagtunaw ka ng calcium nitrate, ibubuntog mo lang siya, di aapin yung dahon. May, ang calcium nitrate po ay may kakayanan na sa oras lang may reaction. Kasi tunay na po yung pagkain ng malaman. Ito nga lang po ay simple, kaya pwede po namin gamitin niya pwede sa pagkuhan na dahil sa vegetative stage po, pwede po siyang mix up. Ang nirecommend ko po kay Kapitana ay balita ko kung ang ano niya ay ilang days na bali, punta po natin doon, atin pong i-recommend at yung pong pinalista natin dati. Kaya lang sa ano pala po, yung ay na-late ng 4 days. Okay, pero sa ano po na calcium siya doon sa nakikita niya maliit para humabol po sa mga lumalaki. Ang, pero yung standard na ginagawa ng maturo ng estrus ay after transplanting may 1 week na nakapatungtong na complete at saka organic doon sa 1 week bago mag-transplanting. Ilalagay na po siya? O 1 week po bago mag-transplanting. Yung 8 days na napunla pag 1 week na, saka magta-transplant. Hapon po. Magpapunta natin. Tapos, meron pong hardening na sinatawag. Doon sa tulaan. Pag nagka-tulaan po, pag may tatanim na, dapat ay, kung kayo ay isang beses, o kaya ay marami, ganitong summer, kasi karamihan naman ang pakot, summer itong tinatanim. So, pwede po kayong kumunti lang ng bilik. Ang tawag po dahil yung hardin yung babawasin, dadayan nyo siya para ang layo rin po nun ay para madali yung ma-acquire doon sa lupa na tatanim yun kasi mahilin po doon yung ano. So, nag-prepare nyo po siya. Yung, pag kasi hindi nyo na-prepare, may tendency pag nilagay nyo sa pinakamahilin sa lupa, may ma-stress mo. Magkakaroon ng purpose. Yung growth niya ay slow, mababa. Kaya yung hardening ko ay i-recommend. Yun po, after transplanting, 3 days before transplanting, magka-calcium tayo. Hapon. Hindi yung tatamaan ng ugat. Ang dahon, kapuno po, calcium. Hanggang 15 days. 3, 6, 9, 12, 15. 5 days kayo magka-calcium. Di ba meron mo kayong katungtong na? Papa. Hanggang 15 days magka-calcium kayo. 3 days. 3, 6, 9, 12, 15. After 15 days, mag-side rest kayo ng complete. O kaya 16-20. After 15 days po, yung 1 week na susunod doon, 16-20, ang inyong ilalagay. Magka-delegate na po kayo sa orientating dito sa dahon. So, pwede na akong gumamit ng FFJ o kaya FPJ. Doon sa, kasi dito sa 15 days, namumulaklak na yan, kailangan nyo ng supporta. Yung Prat Giant, may orange yan at saka may yellow. Yung makikita niyo po, vegetative at saka flowering. Doon sa unahan yung flower, yung vegetative. Oo, tatanong, yung bata, ibang bata pa. So, pwede niyo po ngayon. Kasi dalawa na yan. Ano po yun? Yellow at saka orange. Ang vegetative yung yellow. Yellow, tapos yung flowering ay yung orange. So, yun po. Dalawa na po yung pwedeng
tatanggalin niyo ng 1620. Tama pa ito ng Murrieta Ibutasca. Murrieta, di ba 15 days? Tapos kung sa 5 days kayo. Dun sa isang linggong yun, natapos kayo sa calcium food, di ba? Mag-a-5 days kayo dun ng 1620. Another following week, tatanggalin yung 1620, more to putas, tapos putit. Isang beses lang, isang linggo. Cedris po. Yung po yung sakupulay pula. Yun po yung 0060. 0060 ang element ito. More yan o putas o kaya 0060. Alat po ng tindahan yan. Tapos sa doon po sa interval ng sunod na week, isang sa dahon po, isang sa dahon, nag-spray yung more at saka yung kilo. Tapos, pagdating ng sa isang week, babahagi nyo po, 3 days ang interval, yun ang i-apply nyo. Hanggang sa bago mag-apply sa 90 days. So last na po yun. 2 weeks bago mag-harvest, makikita nyo naman yun ang aktual doon sa bunga, maglala kayo. Magsibiti na kayo maglalagay ng fertilizer, tapos sa tubig magbabawas kayo para maiwas mabot. Hindi pala po doon sa ulan, doon po tayo pupunta naman ngayon sa guring. Pero kung hindi kami pupuruling, okay lang. Basta yung pag-spray po ng apply ng fertilizer, kailangan yung mga dahon. Lagi pong ang dahon ay ganyan, dito sa ilalim nyo. At hapon, walang araw. Hindi po. Nandun po ang istumata sa ilalim. Walang araw. Ay, sir, wala pa kami niyan. Ano pwede po namin i-spray? Kaya po kayo dapat i-spray. Ayun nga po, yung rapgaya. Yellow. So yun po, kailangan hapon, mas maganda kasi bukas po siya. Saka nandulo talaga yung makakain niya. Ang kaispray po ito pa ganun. Parito. Hindi yun po pa ganun. Wala ka kaisip ako. Hindi po na kagalan ng pakuan. Yun po dahon. Dinali po. Makatingalan yung spray mo, may smoking po yun po pa ganun. Meron po ang kaso kapag sa tubigan, yung sa fungicide. May kaso po yan na kakaroon ng... Ang meron po sir ay yung pagumpagong na orange? Normal po yun. Okay lang po. Okay lang po yun. Hindi po tayo maapektuhan yan unless na talagang huwag tayo mag-spray ng insecticide. Kung sa palagyan natin, hindi mo talaga butas na butas. Ay, huwag na. Noong una, sir, butas na butas talaga. Kaya po siya nabalik sa mga ang 7 lang po. O kaya yung pwede naman sabi ni Sir Bruce na po. Yan po ang pwede po yung 7. Hindi po yung mga pwede naman. Mamamatay lang din po yung kaibigan nyo doon. May mga kaibigan po tayong naduwing tekto. Kung nag-spray pa tayo, patay pati nila. Pag tumatake na naman, may gastos pa. Okay, dito pa lang, sa ganitong pagkakataon, panalo na tayo, bibiyaya na tayo ng pagkakataon. Doon sa, di ba, mayroon po insecticide. Gumamit po kayo ng isang tiricide. Tiricide. Yung po ang organic na approach doon sa... Tiricide. Ano po ba? Doon po sa pruning. Ang pruning po, ang bilang, hindi yung depende kasi doon.
natin sa araw, di ba? Ay meron ako pa ng bantot. Ang bilang ko ay pang-jam na dahon. Na dahon. Makikita niyo pag gumawa na yan, may pang-jam na dahon. Yun ang ikakat niyo. Doon sa panglimang dahon, kung kayo magpapagaway, kung tatlong bunga ang inyong gusto, tatlong gaway din. Lahat ng pinagaway ng tatlo, lahat ng gagaway, tatanggal nito. Ang pagkakasin po na may alcohol, yung may alcohol po ang gagawin ng bunti kasi mayroong bacteria o virus po din. Kaya tatanggalin mo yun. Ang karunsan po namin, kapag kayo nag-pruning ng tatlo lang, aga bunga, 5 kilo yan, aga pinakababa 5 kilo ang pirada piraso. So, kung halimbawa, maraming kayong baway, isang kilo lang din. Kung ikukupit nyo, ganun pa yun. Attractive pa yung malaki. Attractive pa yung malaki. Yun po ang magandaan ng pruning. Yan po ay test na namin. Makikita nyo dun sa... Pwede rin kayo mag-experiment. O kayong meron kayong tirang hindi po pruning. At ilan yung ginunahin nyo yung bubunga nung hindi kayo nag-pruning at yung nag-pruning. Kaya mismo magpapatunay kung ano yung kaibahan. May tanong po. Libre ka. Paano naman sir yung malalaman na takwan mo siya hindi lang po lahat meron naman at sabaray at sabaray po yan sa bali dun sa ating in-apply siguradong mapula meron naman po mapula nga pero hindi na yung lasa nasa bahay din yung pula niya pero may mayab hindi talaga nakalo ka no hindi na po oo ay makala nang gawin kita basta po kayo mayroon tayo mo, yung pong yung yellow, yun pong iatay doon. Apo po tayo. Apo, ayong rakyayan. Rakyayan na nabuko. Apo, apo. Yun po yun. Para mag-boost yung pagkabigin, pagkabigin niya, sa recovery. Makakulong. Yun din nga po, yung sa SSK, makakulong din yan. Na, ano yan. Kahit doon po sa malapit na bulaklaan na dahon, kahit doon yun lang isprayan. Doon sa pinakamalapit sa bunga, mamimili ko pala kayo ang spacer ng iba ba? Hindi ho. Ay, amin sa ilalim ho. Kasi ko doon ang mata. Andun yung mga mata niya. Ay, makinig ka eh. Andun po sa ilalim ng tawag nito mata ng halaman ay nasa lagi ng ilalim. At hindi nung community yan ang mga sarali niya. Kaya sa kahit sumari mo doon sa ilalim, bakit hindi na nakuha? Hindi nga. Mainit na yung ito ang panahon. Sa susunod na lang ko di. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you.